Hindi raw matatawaran ang nakamit ni Pangulong Aquino sa apat na taon niyang pagsisilbi sa bayan. Bukod sa patuloy na pagputi ng lagay ng ating ekonomiya at pagbuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nagkaroon din ng mga pagbabago sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Pero ang tuwid niyang daan tila nabaluktot sa Disbursement Acceleration Program. Narito ang report ni Pia Arcangel sa pangako ng Pangulo. Ang mga ito raw ang bunga ng apat na taong pagsisikap ng Administrasyong Aquino. Pagpapatupad ng K-12 educational program, meron tayong pantawid pamilyang Pilipino program o yung conditional cash transfer. 82% na ng ating mga mamamayan ang sakop ng PhilHealth. Pero may isang namumukod tangi sa lahat na hindi maitanggi kahit ng mga kritiko ng Pangulo. Yung pagtaas ng GDP natin na tuloy-tuloy ay isa sa pinakamataas sa Asia the past 4 years. Growth, I'm not sure we can reach 7% by 2016, yung consistent. Unemployment, slightly over the 7%. Underemployment, bad. Prices, inflation rates, okay na okay. Makasaysayan ding maituturing ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na binuo sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Very big achievement. Bangsamoro is a daano. Pero hindi pa rin tapos, di ba? Kailangan ng batas. Yun yung kailangan ipasa. Sa larangan ng edukasyon, sa kalusugan. The CCT, it works with the families to make sure that the kids stay in school, that they stay healthy. Ang importante dito, sa nakita ko sa CCT, hindi siya merely dole out. Pati na sa pagsugpo sa korupsyon. Panahon na po upang i-abolish ang PDAF. Malaki na raw talaga ang ipinuntos ni Pinoy sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Naging senyales pa ito na talagang pinupursige natin yung pagtatamo ng mga reforma. Pero sa ipinatupad na Disbursement Acceleration Program o DAP ng Administrasyong Aquino, tila natisod daw sa pagtahak ng tuwid na daan ang Pangulo. Ibig sabihin ba na from now on and henceforth, pwede kang gumawa ng maski anong kabulastagan, maski anong insulto sa konstitusyon, total in good faith naman. Wala naman sigurong makapagsasabi na sinadyang labagin ang batas dahil walang-wala yan sa layunin ng administrasyon. Natupad na mga pangarap o nabigong mga pangako, paano ba dapat tanawin ang mga nagawa ng Administrasyong Aquino? Sa huli, ipinauubay na raw ng Pangulo sa taong bayan ang sagot sa mga tanong na ito. Nananalig ang Pangulo at ang administrasyon na si Juan de la Cruz ay magbibigay ng gradong makatwiran. Ako si Pia Arcangel, nag-uula sa pangako ng Pangulo.